Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ating ginugunita ngayon ang kapistahan ni Santo Padre Pio ng Pertilcina, isang pare. Ating ngayong ihanda ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mabanal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Pietrelcina ng Espiritu ng Katotohanan at Pagmamahal para pangasiwaan ang iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayong siya'y pinararangalan na umunlad kami sa pagtulad sa kanilang pagkauliran at itampok kami bilang tugon sa kanilang mga kahilingan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat sa mga kawikaan. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa. Kung meron ka ngayon sa kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik ka at bukas ibibigay. Huwag gawan ng masama ang iyong kaibigan na sa'yo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Iyong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, iyong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat na lumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang iyong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, ilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ngunit ang wala ay aalisin pati ng inaakala niyang nasa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon, nagpapaalala sa atin. Halimbawa, sinambit ng ating Panginoong Hesukristo, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay sa ilalim ng higaan o itatago. Ang ilaw dapat magbigay ng liwanag. Amen? Kaya nga sa ating unang pagbasa, sa Aklat ng Kawikaan, isang napakagandang paalala din sa atin. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Opo, ito po yung ating kalikasan. Magpakita ng ating kabutihan. Ang Puong Nazareno, modelo natin siya sa pag-aalay ng buhay, sa paglilingkod,
paggawa ng kabutihan. At kung tayo nga ay mga deboto, natural po nandun ang ating pagsunod sa kanyang napakabuting halimbawa. Mga kapatid, pag pinakiramdaman natin ang ating sarili, kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, napakasaya natin. At meron niyang kanta na nagsasabing, minsan lamang tayo daraan sa mundong ito. Kung anumang kabutihan ang ating pwedeng magawa, gawin na natin. Yes, one life. One life. Kaya nga, si Mother Teresa of Calcutta, meron siyang kataga na sinambit, only one life. It will soon be past. Only what is done for Christ will last. Alam niyo po, nung siya ay nabubuhay pa, sa kanyang napakaraming mga kinupkop na mga taong nasa kalye, isang beses, nung may pinapaliguan sila na nakatira sa kalye, nagtanong daw yung mama na yon. Ang sabi niya, matagal ako sa kalye, ang kasama ko lang ay aso, na kuminsan pag may dumadaan na tao, hindi ako tinitingnan, namumuhay akong parang isang hayop. Ngayon, ako ay yung inaalagaan. Bakit nyo ginagawa sa akin ito? Ang simpleng tanong, anong mapapala mo sa paggawa mo ng kabutihan sa akin? Ngumiti lang si Mother Teresa of Calcutta na nagsabi, ginagawa ko ito dahil sa aking Panginoong Heso Kristo. At ang pangalawang tanong ng lalaki, mabait ba siya tulad mo? Sabi ng madre, ang aking kabaitang ipinapakita sa iyo ay wala sa kalingkingan ng kanyang kabutihan. Opo, mga kapatid, kapag tayo gumagawa ng kabutihan sa kapwa, tayo ay nagsisilbing ilaw. Tayo ay nagsisilbing liwanag sa ating paligid. At bilang Kristiyano, ito ang ating tungkulin sa workplace, sa ating lugar ng trabaho, sa ating manakasalamuha, nandun yung ating dapat pagbabahagi ng kabutihan ng Puong Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Walang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ito ng banga o kaya itatago sa ilalim ng higaan o itatago kung saan man. Kailangan ng ilaw ay nagbibigay liwanag sa bawat isang nangangailangan ng liwanag. Mga kapatid, opo, ang kabutihan ay kalikasan nating tao, lalo pa sa ating mga Kristiyano. Dahil tagasunod tayo ng Puong Nasareno. At ngayon nga ay ipinagdiriwang natin ang paggunita sa kapistahan ni Padre Pio, isang kilalang pare na napakabanal. Para sa kanya, gusto nilang makilala na siya ay isang praile na nagdadasal. At kanyang ibinibigay ang minsahe ng dasal. Sinasabi niya, ang dasal ay isang susi na nagbubukas sa puso ng Diyos. Kaya naman, kung sinasabing siya ay mabait siya dahil ang kanyang kabaitan ay kanyang tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos na napakabuti sa atin. Nung ako po ay seminarista, pag-uwi ko isang beses sa amin, meron akong pagdaan ko, may tumawag sa akin, ay, Alex, ay, nandiyan ka pala. Dumating ka pala, nagbakasyon, OFW siya. Oo. Ay, pumasok ka rin ng seminaryo, sabi sa akin. Oho. Saglit. Umalis. Tapos, pagbalik, may inaabot siya. Sabi ko, hindi. I'm okay. Sabi ko, may allowance naman ako. Hindi. Brother, sabi sa akin, di ba sabi,
magbahagi sa iyo ito. O kaya, ibigay mo sa nangangailangan. Oh, sabi ko, sige, salamat. She was so happy to do that, to share her blessings. Opo mga kapatid, we have received a lot of blessings. Bilangin natin yung mga pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos. Pasalamatan natin ang nagbigay at ating ibahagi. Pag may pagkakataon tayo na makagawa ng kabutihan sa kapwa, kahit yung pagngiti, kahit yung pakikinig, kahit yung pakikipagkaibigan, not material things, pero yung ating sarili na ibibigay sa kanila, isang napakagandang pagpapakita na ng liwanag ng Panginoon na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng kanyang anak na si Jesucristo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang bayan ng Diyos naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway makapagpadala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kaming nagliliwanag sa kanila. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inialay ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan at makapaghandog sa iyo ng karangalan at mapagdulot sa amin ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpuri si kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin, ang liwanag ng sanlibutan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, papapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. That I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan.
inanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang membro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan ka na kayo sa isang faith sharing at fellowship dito pagninilay natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipakikilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa information guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita si San Pio ng Pietrelcina ay pagtibayinawa at pag-ibayuhin sa paninindigan, sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hantong sa pagkasagip sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo kasama ng inyong mamahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwal mati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.